One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Kaya nga pa rin ang ka ng maraming vitamin C plus dagdagan mo pa to ng tender juicy hotdog. At samahan mo na rin siya ng Ovaltine dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So yun, so kamusta na kayong lahat mga amigo, amiga? May hangover pa rin ba kayo sa nangyari dito sa Miss Universe Philippines? So yon, alam ko lahat tayo ay excited na para sa Miss Universe, pero syempre hindi dyan natatapos ang lahat dahil mas ma-excite tayo sa bakbakan na magaganap dito sa Binibining Pilipinas 2022. Yes! Dahil yung mga kandidata ay nagpa-official photos na sila bilang isang kandidata ng Binibining Pilipinas. At ito nga ang pinag-uusapan ngayon, Nicole Budo, dream come true para sa isang pangarap niya. Ito nga ay maging isang official candidate dito sa Binibining Pilipinas at natupad na yon. So isa tong example sa atin lahat na si Nicole ay masasabi natin na walang imposible talaga basta mangarap ka. So yan ang pinatunayan sa atin ni Nicole. Kaya guys, magandang halimbawa at magandang example talaga sa atin si Nicole Budol. At ito nga, isa na siyang official candidate number 8 dito sa Binibining Pilipinas 2022. Maging lucky kaya ang number niya? So yan ang aabangan natin. So marami nagsasabi na si Hipon daw ay hindi qualified sa isang beauty pageant. So isa na yan si Miss Manila, kung natatandaan natin na talagang sinabi niya to kay Miss Hipon na hindi nga daw qualified ito sa isang national pageant dahil sa ganda na meron siya. So yun, kinainggitan lang. Pero ngayon, ano kayo masasabi ni Miss Manila, no? Kaya naman ang question ko, ano kaya ang masasabi ni Miss Manila dito kay Hipon na ngayon nandirito na sa Binibining Pilipinas? At hindi niya na to matatawaran kasi once you are Binibini, you're always a Binibini, di ba? So yun, so nakakatuwa lang kasi kapag may turn down ka talaga, alam mo, kapag makumbaba ang puso mo, promise, aangat ka at makikita mo, matutupad mo ang pangarap mo. Si Miss Manila na ilang naging Miss Universe Philippines 2020 Manila represent. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko siya noon. Kaya lang, yung nangyari sa kanila ni Hipon, medyo na-turn up ako. Charot! So, yun. So, tingnan natin kung ano ang may papakita ni Hipon dito sa Binibining Pilipinas. Kung lalagpasan niya ba etong si Miss Manila pagdating ng araw, di ba? So, yun. So, ngayon, parehas na sila naging kandidata sa isang pageant. At eto nga si Hipon, di ba? Nakita naman natin na palaban dito sa Binibining Pilipinas. At hindi lang yun. Marami din nagsasabi na hindi daw qualified itong si Hipon dito sa Miss Grand International. Bakit? Sa kayo ba ang judges? Sa lahat na lang namumusga, edi kayo na ang maganda, di ba? Edi kayo na ang qualified. Nako, mga inggitera talaga kayo. Hindi na kayo naging masaya para sa isang tao. Charot lang. So, ang akin lang, maging happy na lang tayo kung anong natatamasa ngayon na tagumpay ni Hipon. Huwag na natin siyang husgahan. Kung feeling ninyo, hindi siya qualified, hindi siya magaling, edi yun yung pinaniniwalaan ninyo, ed doon kayo. So, yun. So, doon naman sa mga taong naniniwala kay Hipon at alam niya na kaya niyang masungkit ang corona, maraming salamat. Keep going lang sa support. Kasi ako, wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa ni Hipon. Unang-una, isa siyang magandang example sa atin lahat. Nakita ninyo guys, ibig sabihin nun, kahit sino, basta may pangarap at kaya mong abutin ang pangarap mo, go lang. As long gumagawa ka lang ng tama, di ba? So yun, so walang imposible daw sa ginagawa ni Hipon. Kaya sa mga tao mapanghusga na hindi daw siya qualified, eh di kayo na ang perfect. Charot! So yun, hindi na siyang husgahan. Kung hindi kayo naniniwala, keep quiet. Sabi ng ganon, let's talk, let's mistake, di ba? So wag na kayong kumuda. So wala din naman mapapala. Kumbaga, para sana maging happy na lang talaga tayo sa kung anong pangarap ng isang tao. Kasi ako talaga, si Hipon, kung titingnan ko, syempre, marami pang mga aspeto na dapat siyang paghandaan dito sa pageant na to. Kasi hindi to biro. Isa to talagang national pageant na inaabangan ng buong mundo din. And then, of course,
kailangan lang talaga focus siya sa ginagawa niya. At naniniwala naman ako, may team naman siya na magtatrabaho noon. At dapat lang paghandaan niya yung bawat aspeto mula doon sa pasarela, sa styling, sa mga gown na gagamitin, sa mga damit, and then sa mga photoshoot, kailangan yon. And then of course, yung Q&A, kailangan din mapagandaan. Hindi niya kailangan maging magaling sa English o maging bihasa or kailangan talaga English kung English ang mga sasabihin. No. Ang kailangan niya lang ay galing sa puso ang mga sasabihin niya na ilalabas niya sa kanyang bibig at utak, di ba? So yun yung importante. Kung opinion ang pag-uusapan, nakikita ko naman magaganda naman yung mga binibigay niyang opinion. And I think kaya niya to. So magtagalog siya, wag siya mag-English. Wala namang problema doon. Hindi naman ang basihan-basihan ng English para lang masabi natin matalino at magaling ang isang tao. Guys, ano ba? Diba? So yon. So wala akong nakikitang problema doon naman sa sinasabi nila na ayaw ni Mr. Nawat dito kay Nicole. Hindi ko, wala akong nakikitang gano'n. And I think magugustuhan siya ni Mr. Nawat. Doon naman sa sinasabi na lahat na ako, hindi naman siya brainy. Guys, grabe naman. Kapag hindi ba marunong magsalita ng English, ibig sabihin, hindi na marunong yung tao. So, parang yun na rin sinabi na hindi ako marunong kasi hindi ako nakakapag-English. Charot, sorry. So, ganun, Mars. So, hindi natin basihan ang pagsasalita ng isang lingwahe para lang masabi nating matalino ang isang tao. Doon kayo bumases kung ano ang opinion na ibinibigay ng isang tao, kung ano ang pinapakita niya dito sa mundong ginagalawan natin at kung ano ang puso na meron ng isang tao. So yon, so ako yun yung basihan ko para masabi ko ang itong taong to napakabuti at napakagaling. At si Hipon, kung opinion naman ang pag-uusapan, maaaring sinasabi ninyo hindi siya ganun kagaling magsalita ng English, pero kung opinion at opinion din naman ang hinihingi sa kanya, nakakapagbigay naman siya ng magandang opinion. And I think it's enough na para masabi ko na pwede siyang manalo dito sa Binibining Pilipinas bilang Binibining Pilipinas Grand International. Kasi sa Miss Grand naman, pwede siyang gumamit ng interpreter. Pwede niya i-express ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsasalita ng lingwahe natin. So, wala akong nakikitang problema at wala akong nakikitang mali. Basta, patunayan lang ni Hipo na kaya niyang gampanan ang tungkulin niya kung sakasakaling siya ang mananalong Miss Grand International. Yun lang. So, wala akong nakikita kasi everybody naman is qualified. So, ito nga. Si Hipo nga ang isa sa mga pinagpipilian ngayon na pwede natin ipadala dito sa Miss Grand International. Ang dami-daming mga kandidata na magaganda pero napasama doon si Hipo na talagang sinasabi ng lahat na pwede siyang ilaban sa Miss Grand International. Either Mr. Nawat, hindi naman nagsasalita na ayaw ko kay Hipon. Kumpirmado yan. Kasi yung tinanong ko si Mr. Nawat dito, ang sabi niya, oh, I want to see that girl. O, di ba? So, yon. So, ibig sabihin, interesado si Mr. Nawat na makita si Hipon in person. At mangyayari yan this coming July. Kasi pupunta nga si Mr. Nawat dyan sa Pilipinas para sa Binibining Pilipinas Coronation Night. And I'm so excited for Hipon. So, hindi natin pwedeng husgahan ang magiging kapalaran ni Hipon dito sa Miss Universe Philippines. So, maraming nag-turn down sa kanya at napatunayan na natin yun ng paulit-ulit na minsan na rin siyang turn down ng iba't ibang klase ng tao. Minsan na siyang turn down din ng mga ibang tao. Pero, ayan na si Hipon na patuloy na umaangat at patuloy na lumalaban at ipinapakita sa atin lahat na eto siya, nandirito siya at naniniwala sa kanyang sarili. So, magandang halimbawa si Hipon para sa atin. Kasi, ayan yung nakikita ko na magandang example. Kasi, nakita naman ninyo, di ba? So, kahit ano pang status niya sa buhay noon at ayan na siya, nandiyan na siya sa Binibining Pilipinas, I'm so proud of her. Isa siya sa mga tinitignan ko na malay mo ako din, di ba, in the future. Oh, di ba? So, yun. Mas malay sa Binibining Pilipinas. Charot! So, yun. So, laban lang Hipon, kayang-kaya mo yan at naniniwala akong gagabayan ka ng Diyos bawat pagsubok na pagdadaanan mo dito sa Binibining Pilipinas. Yes, maraming makakalaban si Hipon na magaganda, mga sexy, mga Inglesera, pero just believe yourself. Kasi ayun yung importante, yung authentic lang yung ipinapakita mo kasi doon ka talaga mananalo. At syempre, tingnan natin, pagdating sa international pageant, may mga team naman si Hipo na pwede siyang ayusan at pwede siyang gabayan kung ano yung mga kailangan niyang gawin sa competition na to. At naniniwala ako na kayang-kaya ni Hipo na maiuwi ang golden crown sa ating bansa. Why not? Di ba? Walang imposible, guys. Kaya guys, sa mga humuhusga kay Hipo, huwag nyo na siyang husgahan bagamat supportahan na lang ninyo.
Kasi magandang example na pinapakita niya yan sa atin. At huwag na tayo masyadong hanas. Kumbaga, tingnan na lang natin kung ano ang maipapakita ni Hipon bilang Nicole Budol dito sa competition ng Binibining Pilipinas. Marami siyang makakalaban na magagaling. Maraming talagang kandidata ngayon na masasabi ko, ay, to the highest level ang labanan. Pero syempre, iba pa rin kung ano ang kakayahan na maipapakita ni Hipon dito sa competition ng Binibining Pilipinas. So, yun. I'm so excited to see her. And then, good luck to you. Malay mo, ikaw yung ipadala natin sa Indonesia. Ako siguro, ang kulang lang kay Hipon, yung styling niya ngayon, pak na pak naman, talagang nakakalakas maka Miss Grand. And then, siguro yung mga gagamitin niya mga damit, ayun yung importante, para mas itodo dapat ng kanyang team. At naniniwala naman ako doon sa team niya ay planado yan lahat kung ano yung gagawin dito kay Hipon. And then, of course, more training. Medyo malayo-layo pa naman yung Binibining Pilipinas. So, mag-focus lang si Hipon sa ginagawa niya. Yung training ng paglalakad, yung training na orahan, so yon. Alam kong kayang-kaya ni Hipon yan. At yung ganda naman ni Hipon ay pang Miss Grand naman. Kung hindi Miss Grand, pwede siya sa Miss Globe. Kung hindi Miss Globe, pwede siya sa Miss International. Why not, di ba? So, hindi natin alam. Hindi natin pwedeng husgahan ang tao. Kasi, depende na yun sa kanya kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Pero ang tulad nga ng sinasabi ko, bigyan natin ng chance si Hipon dito sa laban niya sa Binibining Pilipinas. Taka, isa dyan sa mga gusto ko rin manalo, ayan, si Gabby Basiano. So, yon, nandiyan dyan din si Jasmine. Oh my, yan, gusto ko rin yan. And then, saka meron pa akong kandidata na si Christine. Ako, sobrang sexy niya, nakakaloka. Pero, syempre, dapat lang talaga si Hipon maghanda sa bawat aspeto ng competition ng Binibining Pilipinas kasi hindi rin ito talagang biro ang pinasok ni Hipon. Intense din talaga ang labanan dito. Pero, syempre, naniniwala ako sa kakayahan ni Hipon. Naniniwala ako na kayang-kaya niya naman. At let's support lang. So, tignan natin kung ano ang mangyayari kay Hipon. Matalo-manalo ang importante, inilaban mo ang iyong sarili dito sa Binibining Pilipinas. Sabi naman niya, lalaban siya. So, tignan natin. Go, 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 Hipon. Kaya mo yan. So, yun, guys. So, kayo, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo sa pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least makuha ko naman kung ano ang opinion ninyo sa mga nanghuhusga kay Hipon. So, yon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Huwag kayong tumanganga. Subscribe na. Charot! So, mag-click. Isang click lang yan, guys, para syempre ma-reach na natin ang 10,000 subscribers. So, yon, guys, sa lahat ng mga nakasubscribe na, maraming salamat po. And God bless you all. So, si God na ang bahala sa inyo. Ako naman ang bahalang gumawa ng content. Di ba? So, yun. So, support lang tayo dito sa mga kandidatas ng Binibining Pilipinas. Hindi lang kay Herlin, sa lahat ng kandidata na lumalaban dito. So, yun naman ang importante. Di ba? So, laban lang sa Philippines. Ganun talaga. So, maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!